Good day, Master. So ngayon, reaction video muna tayo kay Sir John Engero. At dito kasi nakita yung ano niya, yung sinabi niya na simpleng pagtanggal ng watermark sa kay Master. So tara. Masasabi tungkol sa bagay na yun. Pakinggan nyo na din yung ano, ibang tips na galing kay Sir John para sa mga bagong nagbablog o magbablog. Na direction na gusto ko lang. Direction na masaya lang ako. No? Hindi yung direction na gusto ko lang ma-monetize. No? Kasi ano eh, yun nga sabi mo, may pressure ka, may burnout ka, malulungkot ka pag walang nanood. Malulungkot. Correct. Dati, ang kalaban mo dun eh. Sir Ramier, nung before, hindi ko nakikita yung views. Hindi literal ah, nakikita ko pero hindi ko pansin. Hindi mo binabansin. Basta pag ako nag-upload ng video noon, wala akong pakialam sa views eh. Hindi ko ramdam yun. Hindi mo siya time to time tinitignan, ganun, di ba? Ano ba, kita ko, may 100, oh, nice, ayos lang, okay lang, ganun lang. Pero, uy, 1,000, uy, ayos ah, may nanood 1,000. Pero yung tipong, nung nagsisimula ako mag-vlog, yung vlog ko na pinakamahirap kong inedit hanggang ngayon di pa umaabot ng 1,000 views yung sa mga unang videos ko, pero paborito kong video ko yun, super effort, no? Super effort na vlog yun. Hanggang ngayon pag napapanood ko yung video ko na yun, masaya ako. No, so yun yung ano eh, yun naman sabi ko lang sa mga gusto. Ah, ito pala tip, magandang tip pala to kung gusto mong mag-vlog. Ito yung mga i-equip mo yung sarili mo. Tama. I-equip mo yung sarili mo ng skills. No, kasi hindi naman pwede na magbablog ka hindi ka marunong mag-edit. Magbablog ka, wala kang alam sa settings man lang ng camera. Tama. Yung simpleng frame size, hindi mo alam paano iset sa cellphone mo. Tapos gusto mo magbablog ka na. So yung mga prerequisite ng pag-shoot at pagbablog, dapat alam mo na. No? Paano mag-edit? Kahit simpleng edit lang, yung pinaka-simple lang. Kasi wala kang magagawa, i-edit mo talaga. Hindi ka naman si Kuya Jobert na kahit hindi i-edit yung diba? Video eh. Kaya na, di ba? Yung 240 pa, 240 pixel hindi, pa. Hindi, kung kasi lupit mo si Kuya Jobert, sige, oh, well and good. Huwag ka mag-edit, magpatawa ka lang, pwede na yun. Pero, sa klase ko, alimbawa ako, sa kalibre ko, na kaya ko lang magpatawa kung i-edit ko yung video ko. Kailangan ko matunan. No? Kasi kung ako spontaneous lang na hindi ko i-edit, hindi ko lalagyan ng na sound effects, baka hindi siya nakakatawa. Kasi hindi ko kaya yung ginagawa ni Kuya Jobert. So bago ka mag-vlog, equip mo yung sarili mo ng mga skills na requirement sa pagbablog. Tama. So skills sa pag-edit, skills sa pag-shoot, yung mga basic knowledge sa lighting. No, na dapat hindi ka against the light. Yung mga simpleng ganun. Simpleng saan ako pupesto kapag nasa camera ako? Dapat ba nandito ako? 'Di ba? Yung iba kasi nagba-vlog, nakatingin lang kita butas ng ilong. Ganun ako yung point. So kung gusto mo magsimula ng vlog, ano mo muna, kargahan mo muna yung sarili mo ng mga bagay na kailangan meron ka bago mo sa simulan. Kasi mahihirapan ka pag ginawa mo na agad. Gagawin mo na agad na hindi mo alam kung paano mag-download ng KineMaster na pang-edit sa cellphone na walang watermark. So pag nag-upload ka ngayon ng video, yung pinaghirapan mong i-edit, may watermark, ang pangit tingnan. Kasi hindi mo inalam paano tanggalin eh, yung mga hacks. Mga hacks. No? So alamin mo muna yun, alamin mo muna yung mga simpleng mga ganun. And then, pag marunong ka na, practicein mo, chok, vlog. Spotlight, moonlight, why you always shipping get your mood right? Shorty look good in the moonlight, so why you so bad man? So yan, ngayon, ganito yung way para matanggal yung watermark sa KineMaster. So una, da-download muna natin yung KineMaster sa regular Play Store o kay sa mga App Store na meron sa mga cellphone natin. Sa akin kasi up market na kalagay sa mga Oppo. So search natin yung KineMaster. Then install natin siya. Tapos hintayin natin ma-install. So, ina-running na.
So ayun na yung kain master natin. So try natin buksan. Tingnan natin kung meron siyang watermark. Start natin. So kapag ganyan talaga pag umpisa, may mga premium may bibilhin ka para matanggal yung watermarks. So tayo nagtitipid, alam mo naman mga Pilipino. So tatanggalin natin yung watermarks na yan. Sample videos muna tayo. Bumuksa natin yung sample videos. So yan, play natin kumari. So ayan, nakita ninyo na mayroong watermark sa may taas ng monitor ng screen. Yung logo ng Kind Master. So kapag binindot mo yung basurahan na icon, so lalabas yan doon sa mga premium na ibibilhin ka para matanggal yung watermarks. So yun, labas na natin. Home na tayo. Tapos, tanggalin natin. I-uninstall natin yung Kind Master. Yun, wala na siya. So ngayon, ito yung unang step. Punta tayo sa browser natin. Or, subukan mo natin dito sa App Market. Kung meron yun. AC Market. Pero sa tingin ko, wala yan. Hindi siya supported ng Google Play or any Play Store na pwedeng pagkuhaan yung application na yan. So ulit tayo, dun buksan natin yung ating browser. So saan gamit ko ngayon is Google Chrome. Search natin yung AC Market. Download natin. So, pwede siya sa iPhone at pwede siya sa Android. iOS or Android. So, download na natin. So, papas forward lang natin sa mga matatagal na part, no? So, yung mga download parts kasi matatagal yan. So, pero it takes minutes para ma-download. So, yan. Allow lang natin siya na i-install. So, kapag na-install na siya, wait lang natin, buksan natin. So, yan na siya. Buksan natin. AC Market. So, para siyang Google Play or App Market. So, diyan natin isi-search yung Kind Master. O diyan natin i-download yung Kind Master. So, search na natin Kind Master. May ads pa. So, yan. Search natin.
download natin. So yan na. Running na for download and install. So paalala nga pala, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe. Kung gusto mo lang mga ganitong video, like mo na rin. Tsaka ring mo yung bell button para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. So, okay na. So, install na natin yung KineMaster na na-download natin sa EC Market. So, done na siya. So, home natin. Ayun na siya. So, buksan natin para makita natin kung talagang wala na yung watermarks. So, para umpisa ulit. Pero wala na yung nagpapapap na mga premium na may mga bibilhin. No? So, open ulit tayo ng videos natin sa mga sample videos natin. So wala na kaagad yung nakalagay doon sa water, sa screen sa may gilid. So ibig sabihin lang nun wala na yung watermarks, di ba? Ayan na, di ba? Napakadali lang. So hassle kasi kapag magkagawa tayo ng video na may mga watermarks, imbis na paglalagyan pa yun ng mga iba nating gagawin. For example, text or icon doon sa gilid. No? So, ganyan lang. Simple lang. Napakadali. So, try nyo nang gawin. So, sana na-share ko sa inyo ng maayos. So, salamat din sa panonood.